Okay, magandang araw sa inyo mga chicken. Dito mga chicken, nagpapakain tayo sa ating mga manok. Ito po yung mga babaeng manok na pinakita ko sa inyo na sinipare natin sa nakaraan nating video, no? Ayan. Malakas silang kumain mga chicken. Yung pinapakain ko sa kanila mga chicken ay yung asola natin at saka yung madridiagwa. Naluan ko po ng ano? Nakita nyo, naluan ko po ng konting crumble. Ayan. Ayan sila, no? Ayan, makikita nyo. Malakas silang kumain. Ayan. Gagawan talaga sila mga chicken. Ubus agad nila mga chicken yung mga nila. Yeah, ayos na ayos mga chicken. Okay mga chicken, sa araw na ito o sa video natin na ito ngayon, may mahalaga tayong pag-uusapan mga chicken. Kasi may nagpapatulong sa atin, napaganda din po na ma-share po din natin sa iba. Kasi may nagpapatulong sa atin kung magsisimula pa lang sila sa pagmamanukan, kung ano daw yung magandang bilhin. Yung bang fertile egg o the old chicks o yung breeders na talaga. O, kaya ngayon mga ka-chicken, pag-usapan natin yan, ano, kung anong yung mas maganda. Pero bago yan mga ka-chicken, ano, magpapasalamat muna ako ngayon sa inyo mga ka-chicken dahil nasa 26,000 subscribers na po tayo. Lumalaki na po yung pamilya natin mga ka-chicken. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo mga ka-chicken. Sa mga bagong subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo. Welcome dito sa ating channel, ano. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe para mas lalo pang lalaki yung pamilya natin mga ka-chicken. At dahil marami pa akong isi-share sa inyo mga ka-chicken. At pakihit nyo na din mga ka-chicken yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos, ano, na marami tayong pag-usapan o i-share sa inyo. Ngayon mga chicken, punta na tayo doon sa ating topic, ano, pag-uusapan natin mga chicken. Sinasabi mga chicken, ano daw po yung unang bilhin natin kung magsisimula tayo o mag-start tayo sa ating pagmamanukan, yun ba daw fertile egg o the old chicks, mga sisiw o yun bang breeders na. Diyan mga chicken, sa punto na yan mga chicken, magdidepende po yan sa kakayahan natin, ano, at sa gusto natin din. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga chicken kung ano ba yung mas magandang bilhin o anong swak para sa inyo o para sa atin. Kaya ipapakita ko sa inyo mga chicken kung ano ba yung mga advantages natin kung yan ang bibili natin, kung ano din yung mga disadvantages, ano. Una-una mga chicken, pag-usapan natin tungkol sa fertile egg. Kung bibilhin natin mga chicken ay yung fertile egg, dyan mga chicken, unang-una dyan, yung maganda dyan, yung advantage natin ay siyempre mura lang yung mabibili natin o yung mga fertile egg. Kasi mostly mabili lang natin yung isa, depende din sa klase ng itlog, ano, kung anong klase ng breed. Mayroon kong mga heritage breed mostly na sa mga 38 yung itlog na binibenta nila. Yung iba naman mayroon 20, mayroon 30, mayroon 40, mayroon din 50. At saka yung iba naman nagbibenta per 3. Mas makamura tayo kasi halimbawa na nagbibenta ng per 3, 1,000 per 3. Ayan, medyo 30 pieces yan yung isang 3. Mas marami yung mabibili natin. At saka marami tayong ma-acquire. Marami tayong kung gusto nating pangmarahihan yung bibili natin. Maka-affordable lang. Pero ano pala mga chicken, yung mga disadvantages naman yan ay unang-una mga chicken na kailanganin natin ng incubator, o kung wala naman tayong incubator, kung may mga inahintay naglilimlim po yung tulad ng mga native, mas maganda. Pero kailangan pa natin palimliman yan o ipa-incubate. At susunod mga chicken na disadvantage dyan, hindi natin masisiguro na maging sisiw lahat yung ating nabili na fertile egg, no? Pangatlo na mga chicken, hindi din tayo makakasiguro sa gender dyan. Kung marami ba yung lalaki o marami ba yung babae. Yan yung mga mostly mga advantages at disadvantages kung fertile egg yung bibili natin. At doon naman tayo mga chicken sa kung mga sisiw o the old yung bibili natin. Ayun ang una dyan na advantage natin, yung kagandahan dyan kung the old yung bibili natin ay
Siyempre, medyo mura pa kaysa sa malalaki kung bibilhin natin yung per head nila, no? At medyo makabili pa rin tayo ng marami kasi hindi pa gaano kalalakihan yung presyo nila kasi maliliit pa nga. At pangalawa, mga ka-chicken, kaysa sa fertile egg na bibili natin, ito makasiguro talaga tayo na sisiw na o manok na yung nabibili natin, ano? Yun po yung advantage dyan. At yung mga disadvantages naman dyan, mga ka-chicken, ano, kung sisiw yung bibili natin, lalo na di old, pagbili natin, mga ka-chicken, kailangan pagdala natin sa atin, mayroon na tayong brooder cage o yung pampailaw natin para sa ating mga sisiw. Kung anumang improvise na mapaglalagyan natin na yung magkaroon tayo ng pailaw o makapag-produce sa kanila ng init. At saka pangalawa dyan, mga ka-chicken, ay yung gender nila. Hindi tayo makasiguro sa ano, kung ilan yung lalaki at ilan yung babae. Depende lang din, mga ka-chicken, kasi mayroon din naman magaling magsiksing ng ano, ng mga sisiw kung ito ba yung lalaki o babae. At saka sunod dyan, mga ka-chicken, ay yung disadvantage dyan, gagastos muna tayo dyan sa pagpapalaki sa kanila, sa vitamin sa kanila, pagbibigay, hanggang sa paglaki talaga nila, no? At sunod, mga ka-chicken, ay hindi din natin masisiguro, mga ka-chicken, na mabubuhay lahat yan yung ating mga nabiling sisiw kasi mayroon magkakaroon din dyan ng mortality. Sa lalong magpalaki nila, mas maganda alagaan talaga natin yung husto ng ating mga sisiw, hindi tayo mamatayan, mas maganda yung ano dyan, kakalabasan. Pero yung isang napakaganda dyan, mga ka-chicken, ano, sa na-advantage sa pabili natin ng mga sisiw, di all, kasi malalaman talaga natin, alam natin yung kondisyon ng ating mga manok habang sila ay lumalaki o sa paglaki nila, na kung ito ba, halimbawa itong manok na ito, gagawin ko itong breeders. Napaganda ng quality nito kasi sa hanggang sa paglaki niya, hindi siya sakitin. O di alam natin yung condition ng manok na maganda itong pang breeders kasi hindi ito sakitin una-una sa paglaki niya. Kaya makakasiguro tayo, yun yung isang napagandang advantage din, no? Matututukan natin yung paglaki nila. Mabibigyan talaga natin ng hustong vitamina o pangailangan nila. Ayun. At sunod naman, mga ka-chicken, doon tayo sa kung breeders na yung bibilhin o ready to lay na. Unang-una, mga ka-chicken, no, kung yung bibilhin natin breeders na ay makasigurado tayo sa gender, siyempre, klarong-klaro na dyan kung saan yung lalaki at babae sa pagbili natin. Pangalawa naman, mga ka-chicken, ay sigurado tayo na buhay na yung ating mga manok kaysa sa bili tayo ng sisiw o fertile egg. Yun yung mga pang-advantage kung bibili tayo ng ready to lay. At saka pangatlo, mga ka-chicken, na ano dyan, advantage ay syempre malapit ng mga itlog o mangingitlog na yung ating mga nabili. Kaya maghintay na tayo na mag-produce para sa kanila mga itlog, ano? Yung po yung mga advantages pa sa mga breeders. At saka, mga ka-chicken, wala na tayong gasto sa, hindi na tayo gagasto sa pagpapalaki sa kanila kasi mga lalaki na nga yung nabili natin. Yung po yung sa pangkagandahan kung mga malalaki na o breeders na yung mabibili natin. Yung ano lang dyan, mga ka-chicken, ano, yung disadvantage lang dyan kung bibili tayo na bibili na natin na breeders na o malalaki na, ay unang-una, mga ka-chicken, medyo may kamahalan yung pagbili natin kasi nga mga malalaki na, mga breeders na yan, siyempre may kamahalan na yan, na yung isa, lalo na kung mga heritage breed, lalo na halimbawa mga Rhode Island Red, Black Lord, nasa magre-range na yung presyo dyan sa bawat isa, lalo na sa babae, nasa mga 2,000 to 3,000 yung per head. Depende din po sa seller yan, ano? Kaya medyo may kamahalan, ano, kung malalaki na, medyo ano na sa bulsa. Pero kung may budget naman tayo, walang problema dyan. Kung may pera naman tayo na ikabili dyan sa kung gusto natin mga breeders at kung ilan yung gustong bilhin natin. Pero sa mga magsimula pa lang na medyo ano din, medyo konti lang din yung mabibili natin. Kaya, at saka yung isa pang disadvantage dyan, mga ka-chicken, kung bibili tayo ng breeders na yung bibili natin, ay siyempre hindi natin alam yung kondisyon ng manok habang lumalaki sila o doon sa pagpapalaki sa kanila, sa pag-alaga sa kanila. Hindi natin alam na itong manok ba na breeders na ito na nabili natin ay
nung lumalaki siya ay napakasakitin na manok, laging nagkakasipon, laging nagkakasakit. Siyempre, ano yan, hindi din ipapaalam dyan ng nabilhan natin na, ay, itong manok na ito, laging lang itong nagkakasakit. Ano? Yun po yung isa pang mga disadvantage kung bibili tayo ng malaki na, breeders na. Tira lang sa maganda talaga yung pagkakaalaga sa mga mayari ng ating nabilhan ng mga manok na yung nabili natin na quality talaga, no? Yan. Yun din yung disadvantage dyan kung bibili tayo ng breeders na ganyan. Yung condition nila, hindi natin nasisiguro pa. Kaya yan mga ka-chicken. Kaya kung kayo papapiliin mga ka-chicken sa gusto nyong bilhin, kung nag-isip kayo na fertile egg ba, CC o breeders na, o dyan, depende na din yun sa inyo. Sa sinabi ko na tatlo na yun, tingnan nyo sa sarili nyo kung saan yung swak para sa inyo, para sa atin, sa pag-alaga natin, kung saan tayo magsisimula na swak sa atin, na kaya ng bulsa natin at kaya ang gawin natin. Ayun, nakikita nyo na yung mga advantage dyan at mga disadvantage. Kayo na ang magtatansya sa sarili natin kung saan tayo swak. Maganda naman yung tatlo, sa atin lang kung sa comfortable natin sa ating ding area, paglalagyan at sa kaya natin. Diyan po magpapasok kung ano yung magandang bibilhin natin, no? Diyan malalami natin mga chicken. Yan lang po muna mga chicken, no, sa video natin ito. Shout out muna tayo mga chicken. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat mga ka-chicken sa inyong panonood, ano? At sa mga walang sawang sumusuporta dito sa channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod natin mga videos. At pakilike lang din mga ka-chicken sa video na ito bilang suporta nito sa ating channel. At kung may mga katanungan kayo mga ka-chicken, pakicomment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, pakicomment sa baba at saan kayo nanonood yung mga ka-chicken. Dyan mga ka-chicken, no? Ingat kayo. Lagi mga ka-chicken. God bless.